the new channel. See the new. The new channel. See the new. The views, opinions, and insights expressed in the following show are those of the hosts, producers, guests, and viewers. They do not necessarily reflect the position of the channel. Viewer discretion is advised. Hello, everyone, and welcome to the new channel. Here to help you see the new you. My name is Wanlu. And I'm Nicola. And this is The Puppet Stories. Hi, everyone. Kumusta po kayo? Magandang hapon po sa inyong lahat. Again, welcome to The Puppet Stories. And I'm with my friend and my partner in crime, si Nicolo. Nicolo, say hello. Hi, Eddie Daddy. Good afternoon. Welcome to The Puppet Stories. Ayan. Nicolo, okay ka na? Ako. Eh, kasi last time, hindi ka okay. Last time, medyo ano ka nagtatampo eh. Ay, di na to, Tito Manlo, kasi tinaliwanag niyo na po eh. Tama, pinaliwanag ko na sa'yo na ang yung pangalan mo hindi pwedeng isama sa title. Ato, tinaliwanag niyo na po. Okay na po ako doon. Buti naman. Alam niyo po kasi, ladies and gentlemen, yung mga bata talaga, pag medyo hindi nila nakukuha yung gusto nila, eh, nagtatampo, tantrums, and ang kailangan lang naman ay ipaliwanag natin sa kanila. Pag napaliwanag naman ng maayos sa kanila, well, wala naman yung tampoy. Katulad si Nicolo, last week, gusto niya kasama yung pangalan niya sa title. Pinaliwanag ko naman sa kanya na yung title talaga ng show is The Puppet Stories. Nilalagay lang yung 1, 2. Ay, alam ko, no problem. No problem, ha? Katulad nung ano, The Big Picture, yung talagang title ng show ni Tito Lloyd. Nilalagay lang doon sa poster with Lloyd. Oh, nga to, naiintindihan ko na to. Okay na. Okay na. Okay na siya din. Kulit ni Tito Wanlu. Hindi, okay na. Kung mabuti naman, kung okay na. Nicolo, wala nang problema. Ako. Eh, kamusta ka naman ngayon? Nako, Tito Wanlu. Yun ang problema. Anong problema? Nakaaway ko yung kapitbahay natin. Kapitbahay natin? Sino? Si Aling Charing. Si Aling Charing, dito lang yan sa tabi natin, ha? Oo nga to, nag-aaway ka ni. Bakit? Anong ginawa mo, Nicolo? Matanda na yun, ha? Eh kasi, Tito Wanlu, a few months ago, nagkita ka niya sa isang kasalan. Kasalan? Wedding? Opo. Eh, before the lockdown to? Oo nga. Ano nangyari? Siya dito na nun sa akin, oh. Uy, si Nicolo na susunod. Natutuwa lang sa'yo matanda. Alam mo, Nicolo, pag yung matatanda, natutuwa sa bata. Usually, ganyan eh. Parang nangaasar lang. Eh kasi after that wedding, nagkita na naman ka ni Tito Wanlu sa isang wedding na nanan.
Isang wedding na naman. Opo. Ano nangyari? Shady niya sa akin. Uy, si Nicolo na susunod. Sabi ko sa'yo, natutuwa lang sa'yo yung matanda. Di dali dito nga, Lu, nakaganti ako. Gumanti ka? Opo. Anong ginanti mo? Eh kasi, kagabi. Kagabi? Nagkita ka niya sa isang lanay. Lamay? Opo. O anong sinabi mo kay Aling Charing? Sabi ko, uy, si Aling Charing na susunod. Ako, Nicolo, di ba sabi ko sa'yo, binilin ko sa'yo, tinuro sa atin ng ating mga ngaral, huwag kang gaganti ng masama sa masama. Ang igaganti mo sa masama, palaging mabuti. Kung inaasar ka, okay lang yun. Sabi ko sa'yo, natutuwa. Tuwa lang sa'yo, matanda eh. Eh kasi dito nga, Lu, eh. O sige, hindi ka na po ulitin. Muna ulitin, ha? Opo. Oh, very good. Ako, Nicolo, napakaganda na episode natin ngayon. Ladies and gentlemen, you're in for a special treat because this afternoon, tatawa tayong lahat whether we like it or not. Whether we like it or not? Whether we like it or not. Hindi dahil nakakatawa si Tito Wanlu, hindi dahil nakakatawa si Nicolo. Ay, totoo na nun, hindi ko na nun nakakatawa, Tito Wanlu eh. Hindi dahil nakakatawa tayo or whatever, but it's because our episode is about laughter yoga. Laughter yoga? Yes, Pinoy laughter yoga at kasama natin ang ating special guest. Introduce ko na siya, ang ating kaibigan. Ladies and gentlemen, the Philippines' first laughter yoga professor, the founder of Pinoy Laughter Yoga, my good friend, Paolo Martin L. Trinidad. Paolo! Hello! Magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon, Paolo. Kamusta ka? Ito po, busy sa panahon ng pandemic. Aga, buti ka ta, Tito Paolo, busy ka, ha? Busy na pag ano. Yeah. Oh, kamusta naman pandemic? How did, kamusta ang yung mga talks mo and sessions? Meron bang epekto? Malaki ho talaga. Nung una talaga nag-a-adjust ako kasi talagang wala. Wala talaga. Kaya talagang madasali naman po ako. Nagdasal ako na nagdasal. Humingi ako ng tulong sa Diyos. Bigyan niya ako ng kaliwanagan. At na-realize ko, instead na mag-focus ako doon sa kulang, hinanap ko yung mga ano yung meron ako, ano yung mga kalakasan ko, yung mga strengths ko, yun yung ginamit ko. Nung una, meron ako siya alam ng mga recipes. Sinubukan ko lutuin yun. Tapos may mga meron ako mga parokyano. Sinubukan ko itinda. Aba, nagugustuhan naman nila. So sabay yun, pag walang session, walang mga webinars, nakalimita naman libre. Nakalimita niyan, libre yan. Nagtitinda ako at nagbabasa ako ng maraming libro. Ginagamit ko itong pagkakataon na ito para masalo ako lumago bilang tao. Tama. Eh, kasi naintindihan kita dahil pareho lang tayo. Pareho lang tayo. The kiddie party entertainment industry is so down ngayon kaya medyo talagang problemado. But anyway, kaya ka nandito ngayon is because of laughter yoga. Paolo, tell us a little bit something about laughter yoga bago natin umpisan yung mga formal questions dito. Ito po, inaral ko to sa India 10 years ago. Nag-training ako ng June 7 to 11, 2010 sa Bangalore, India. Intensive yun. Tapos, pagbalik ko dito, naisip ko kung paano ito ma-i-Filipinize kasi yung teacher ko, si Dr. Hani Karandang, pagkadating na pagkadating ko, gusto niya i-re-echo ko lahat ng mga natutunan ko sa kanya at dun sa team niya. Natuwa siya, tapos sabi niya, mas mainam kung gagawin kong Pilipino to. And true enough, after nung session na yon, na-realize ko, tawagin ito ng Pinoy Laughter Yoga. Dahil yung approach ng India, parang one size fits all. Lahat yung approach, isa lang para sa lahat. Ngayon,
ang training ko po kasi, dati ako nag-guidance counselor, no? Yung mga kliyente ko, mga abuse cases to, marami mga CICL, mga children in conflict with the law, marami mga abuse, mga couples. Ang ginawa ko, tiningnan ko kung paano mas makakalapit yan sa kanila. Unang-una, tiningnan ko kung paano mas magiging dikit sa kultura ng Pilipino, yung, lalo na yung napaka-natural naman sa atin ang tumawa. Sa katunayan, sa panahon ng pandemic, ang dami kong session sa mga nagiging biktima nitong pandemic na to. In short, yung Pilipinong yan, kaya tinawag na ngayon na imbis na laughter yoga, dinagdag yung salitang Pinoy kasi atin na talaga. Hindi na to yung inaral ko sa India. Ito na yung pang-Pilipino na talaga. Na talaga so, masasayang mo. Paolo, ang ibig mo sabihin, laughter yoga originated in India? Yes, doon yan talaga. Sa India, yung teacher ko po, si Dr. Madan Kataria, sa iyang nagpasimula ng laughter yoga sa buong mundo. Ngayon ako naman, Filipinized ko. Yung mga natutunan ko sa kanya, ginawa ko na talagang pang-Pilipino. I see. That's very interesting, Paolo. No? Ay, Tito Talo, Teddy nagtanong. Yes, yes, Nicolo. Did you actually go to India? Yes, nagpunta talaga ako doon sa Bangalore, ang tawag nila, Bangalore, no? Pag doon, Bangalore, India, doon ako nag-aral. Nakiinaral ko rin yung kultura ng mga Indians. Napaka-exciting para makasama sila. Eh, Tito Talo, how long did you stay in India? 6 days lang, 6 days. Pero intensive yung training namin sa India. Tapos ito yon. Alam mo, Nicolo, ako lang yung nag-iisang Pilipino. Siguro mga 24 kami sa iba't ibang panig ng mundo magkakasama. At napakaganda ng pakiramdam na nire-represent mo ang Pilipinas doon sa training na yon. So maganda, nagkaroon kayo mga kaibigan, iba't ibang nationalities, at nagsama-sama kami sa pamamagitan ng tawanan. Sa madaling salita, pwede pala tayong mag-unite sa pamamagitan ng pagtawa. Alam mo, we can relate, Paolo, kasi we've represented the Philippines to several international puppetry festivals. Kaya alam ko yung feeling na sinasabi mo na pag kasama mo yung ibang lahi, tapos Pilipino ka, and nag-iisa kang Pilipino, you feel proud. Pagdating sa laughter yoga, you're the pride of the Philippines talaga, Paolo. Maraming salamat po. Maraming salamat po. And what made you decide to turn it into a Pinoy laughter yoga? Pinoy. Oo, kasi nakita ko yung approach nung ng laughter yoga, parang isa lang sa lahat pare-pareho. Ako yung nakakaharap ko mga preso, mga inmates. Tapos minsan naman mga bata, minsan naman sa corporate. Iba-iba, minsan mga doktor, no? Ngayon, sa pandemic, nakita ko, kasi approach ng laughter yoga, isa lang talaga, isa lang. Sabi ko, kailangan mailapit natin sa iba't ibang uri ng tao. Kasi, limbawa, kaharap mo, mga inmates, no, masang-masa, iba yung approach na gagamitin mo, lalo na pag doktor din kaharap mo, napaka-intellectual, o kaya mga abogado, o kaya mga IT, iba yung magiging approach mo. Paano naman, halimbawa, kaharap mo mga religious o kaya mga pulis. So, nangyari, ginawa ko dahil sa pamagitan ng teacher ko, si Dr. Hani Karandang, no, sabi nga niya, Philippinized, inaral ko yung kultura ng bawat grupo. At sa pamagitan nun, yan na, nailapit ko sa bawat grupo. At nakita ko na naging matagumpay naman sa ganong approach. So, Paolo, what you're saying is, itong Pinoy laughter yoga, ang difference niya sa original laughter yoga, ito, iba-ibang approach, depende sa tuturuan mo, ganun ba? Ganun nga po. Brother Wanlu, kung sino yung kaharap mo, mag-a-adjust ka. So, napaka, sa part ko, very challenging yan. Napaka challenging talaga. Ayoko sabihing mahirap. Nasa utak ko, challenging. Yun. Pero, Paolo, ano naman ang sinabi nung ano mo, nung guru mo, yung teacher mo sa India, di ba siya na-offend na iniba mo yung module or something like that? Actually, si Dr. Madan Kataria, tuwang-tuwa siya.
tuwang-tuwa siya. At dahil natutuwa siya sa Pinoy Laughter Yoga, unang-una kaya siya natuwa, dumating yung mga man-made disasters sa kay nature made, no? Dumating yung Zamboanga Siege, Bohol Earthquake, Yolanda, Marawi Siege, no? Dumating lahat yun, nakita niya yung Pinoy Laughter Yoga aktibo sa bawat mga pangyayaring yun. Nakita niya, nakagawa tayo ng mga unique na lapit sa bawat sitwasyon. Tuwan-tuwa siya. Ang tawag pa nga niya sa akin, with all humility, the Elvis Presley of Laughter Yoga, yun ang sabi niya. At after nung, yun ang sabi niya, pero hindi ko yan ginagamit, ayokong ganun. Pagkatapos nung mga sakunang nangyari niya, nung 2013, actually early 2014, binigyan niya ako ng title na Laughter Yoga Ambassador. Proud na proud siya. At gusto nga niya, bumalik ulit ako sa India para igawad naman after ng Laughter Yoga Ambassador. Yung title naman na Master Trainer. Yung Master Trainer, yun na po talaga yung pinakamataas na level. Kasi nandun ako sa second, yung Laughter Yoga Professor, yung pinakamataas, yun na yung trainer. Yun na yung nakakapag-train ng mga Laughter Yoga Professor o mga teachers. Yan po. I see. Paolo, have you done this module, itong Pinoy Laughter Yoga? Have you done it in front of other nationalities? Hindi lang sa Pinoy. Have you tried with, for example, Malaysians or Indonesians or sa ibang lahi? Opo, opo. Sir, marami rin mga international conferences kasi, sir, na-invite ako na i-present ko sa kanila to. At isa yun, matinding yun ang matinding hamon pag kaharap mo sila. One time, nag-work ako with Koreans. Medyo nahirapan ako doon, pero inaral ko yung kultura. Yun yung una, yun yung sikreto bago ako marap palagi. Naggagawa ako ng research para pagkaharap mo na sila, konting-konti, no, alamin mo yung kultura para dan malaman kung may mga iba kasing kultura hindi talaga open sa pagtatawa. Katulad ng mga Hapon, no, yung mga conservative nila, hindi basta tumatawa yung mga yan. Yeah, very challenging for me to work with different nationalities. Well, challenging because you're teaching, ano, pero in terms of ano, napansin mo ba kung may pagkakaiba yung tawa ng Pinoy sa tawa ng, for example, Korean or Malaysian, o pare-pareho lang ang tawa sa buong mundo? I mean, is there a distinction or is there a big difference between laughter of different nationalities? Actually, ang totoo, sabi nga nila, universal language daw talaga ang pagtawa. Pero alam nyo, kung aalamin natin maigi, isang malalim din to na nakita ko sa mga pagbabasa, researches, hindi lahat ng tao open din sa pagtatawa. Lahat tumatawa, pero iba-iba rin, katulad kahapon, dito sa atin, sa mga kapatid na Muslim, pag napatawa mo sila, para daw sa kanila, sa Quran, si Allah lang ang pinagagalingan ng tuwa at lungkot. So yun yung tawa. Kaya lang ito nakakatawa. Pag sumobra ka rin ng tawa, ayaw nila, bawal. Sabi ko, bakit? Sabi nila, kapag nasobrahan daw tayo ng tawa, may kalakip daw yan na lungkot na darating sa buhay. Merong mga grupo naman ng Hapon na hindi talaga palatawa, na pag tumatawa sila, parang minsan nai-insult, tatawanan mo sila. Akala nila iniinsulto mo sila. Kaya yun nga yung nasabi ko po kanina, dapat aware na aware ka. Totoong universal language, although may mga konting-konting mga exceptions na dapat napaka-sensitive ko o tayo sa mga ganyang bagay. Kasi Paolo, no, before we experience, no, na pag hindi maganda yung aming anong tawag dito, yung front act, minsan nagpe-perform na kami yung mga tao, lalo na pag medyo formal yung event, yung mga tao, they want to laugh. They want to laugh. Kaya lang parang nahihiya sila dun sa mga kasama nila na tumawa. Parang worried sila na baka mabastos yung performer. So, instead na tumawa, they laugh silently. Parang, alam mo yung tawang. So, as a performer, kami, kinakabahan kami dyan eh. Kasi gusto namin. Well, you also know because you also perform with puppets. Masaya, di ba, pag naririnig mo yung tawa na ng audience.
So, oh, merong mga tao na mahihiyaing tumawa. Tama ba? Marami rin po. Actually, sa mga ginagawa kong sessions kalimitan, kasi ang akin kasi, hindi naman po comedy, more of therapeutic to, no? May mga tao talaga na katulad yung mga IT o kaya mga abogado. Wow, mahirap yan patawanin. Lalo na mga doktor kasi nangunguna sa kanila yung logic eh bago sila tumawa. Kumbaga, yun kami tatawa. Pero napansin ko naman, diba, yung mga puppet show kaya mga ventriloquist na palabas, normal, mahilig sila magtawanan talaga. Parang ginagawa nilang outlet yun eh. Lalo na sa ngayon, sa mga nangyayari. Yun yung paraan nila para ma-release din yung tension nila. Eh, Tito Talo? Yes, Tito Talo, Nicolo? Ano po ang pinaka-memorable session nyo? Memorable yung talagang hinding-hindi nyo nakakalimutan kasi may nangyaring kakaiba. Ito ba, Nicolo, tinatanong mo yung memorable na gumagamit ako ng puppet o nag-ano lang ako, nag-Pinoy laughter yoga lang ako? Basta po, Pinoy laughter yoga. Basta memorable, ano po yung hinding-hindi nyo nakakalimutan? Ay, yung ano natunan na, Pinoy laughter yoga, nanayan na po yung about the puppets. Okay. Alam mo, Nicolo, ang hinding-hindi ko makakalimutan, actually, yung totoo marami yan. Pero isang share ko sa'yo, mga 2 taon nang nakakaraan, nag-session kami sa AFP. Ito yung mga kapatid natin ng mga sundalo na nakipagbakbakan sa Marawi siege. Di ko makakalimutan kasi ito yung mga tao na may tinatawag na post-traumatic stress disorder o kaya sa mga hindi nakakalam, ito yung may mga epekto sa mga sundalo, yung gera mismo, nagkaroon ng epekto sa kanilang mental health, no? Alam mo, nagulat ako, habang nagbibigay kami ng session, tawa lang sila ng tawa. Kasi sabi nila, yun daw pagtawa nila, parang nararamdaman daw nila na lumalabas talaga yung mga nararamdaman nilang takot, na baka hindi na sila mabuhay, na hindi nila makasama yung pamilya nila. Yung takot na hindi na sila makakaalis doon. Wala na silang buhay. At nakita namin habang tumatawa sila, talagang nare-relax sila. Hindi ko makalimutan yon. At alam mo, pagkatapos ng session, pasalamat sila ng pasalamat, Nicolo. Thank you sila ng thank you. Sabi ko sa kanila, mga kapatid na sundalo, hindi po kayo dapat sa akin magpasalamat. Dapat magpasalamat kayo sa Panginoon. Kasi palagi ako nagdadasal sa Kanya na gamitin ako sa aking ginagawang misyon na ito sa Pinoy Laughter Yoga. Ayun, Nicolo, sana na-inspire ka rin doon. O, naintindihan mo, Nicolo? Ay, opo, very interesting. So, very inspiring, Tito Wanlu. Okay, Paolo, before we take a gap, ano, alam ko nagpapapit ka rin eh. Alam ko you're also a ventriloquist. What made you decide to include puppets in Pinoy Laughter Yoga? Okay. I'll be very honest. Alam niyo po, sa mga nanonood, no, alam niyo malaki po utang na loob ko kay Brother Wanlu. Kasi one time, anniversary, first death anniversary ng Comedy King sa channel to yung umagang, basta yung umagang kay Ganda ba yung masaya? Yun, doon. Nakita ko si Brother Wanlu, daladala niya si Mang Dolphy. Tapos interesado ako. Tapos nagkwentuhan kami, tinatanong ko sa kanya. Tapos in-explain niya na ventriloquist talaga siya. Nung panahon na yun, di ko pa ma-pronounce yung ventriloquist na yan. Tapos sinabi ko sa mami ko, may nakita ko si Wanlu. Sabi ng mami ko, eh naku, kilala ko yun. Yung nanalo sa talentadong Pinoy. Ganun. Ngayon ito na, kasi ang kahinaan ko, Waterloo ko, pag nagsesession ako sa mga bata, hirap na hirap ako. Ngayon, naisip ko, nanood ako sa YouTube ng mga palabas ni Brother Wanlu, nakita ko yung mga, yan, sini ikaw, Nicolo, nakita kita, yung iba pa, mga puppets. Sabi ko, pag ito inaral ko, ito yung magiging tool para makalapit ako sa mga bata. Kaya ginawa ko, sa tindi ng kakulitan ko, alam ko kulit na kulit sa akin si Brother Wanlu, pero thankful ako, in-entertain niya talaga ako.
nag-private lesson ako sa kanya. Tapos, natulungan niya talaga ako ng malaking-malaki. Kino-coach niya ako kung paano yung puppet. Alam ko kulang yung oras talagang naipasok niya sa schedule niya. Tapos, malaki, na-lead din niya ako kay Diego, no? Diego Francia na nakagawa ng mga puppets ko na pagkarami-rami. Malaki po ang utang na love ko kay Brother Wanlu. Idol ko siya. Hindi naman utang na loob yan, Paolo. Ano yan? Kami ang may utang na loob sa mga katulad mo dahil you've decided to add puppets into your Pinoy Laughter Yoga. Alam mo kasi dito sa The Puppet Stories, lagi kong sinasabi, it's a special episode. Kasi po, any show na may puppets, it's always special. Especially to us puppeteers. Ayo, to dito nga. Paolo, pagbalik natin, yes. Pakitaan mo kami okay. Ng sample nitong Pinoy Laughter Yoga. Okay? Kasi I remember in two of my shows in Polari, you were my front act. Kaya yung dalawang show na yun, napakaganda kasi tinuruan mo yung mga tao tumawa ng tamang paraan. So when it was time for us to perform, tawanan talaga yung mga tao. Sabi ko, parang ang galing ko ngayong gabi. Yung pala I remembered, napakagaling pala ng aking front act. Okay, pagbalik natin, turuan mo kami, give us a little sample. In the meantime, ladies and gentlemen, we'll take a little break first. Pagbalik po namin, we will witness Master Paolo Trinidad in action. We'll be right back. Bye! Rise as one. Leave the pain behind. For the future is bright. Know that we are here to help you rise again. The new channel. See the new. We'll be right back.
Alright, welcome back to the Puppet Stories. Ako pa rin po si Wanlu. At ako pa rin po si Nicolo. Eh, Wanlu, paano kaya kung nagpalit tayo? Palit? Ako na nang si Wanlu, ikaw na nang si Nicolo. Di pwede, mas mukhang kahoy ka sa akin eh. But okay, before we go back to our guest, Paolo. Ito, meron kaming bagong show dito sa the new channel. The world premiere of the fourth project with Bob Quilapio. I hope I pronounced that correctly. The fourth project, abangan nyo po yan. It's going to be on July 8, Wednesday, 7 p.m. Dubai time and 11 p.m. Philippine time. Live from Dubai, UAE. The fourth project. Panoodin natin yan, Nicolo. Ay, oto, tatanoodin ko yan. The fourth project. Ito, dog. Panoodin natin yan. Alright, good. Okay, bago natin balikan si Tito Paolo mo. We'd like to say hello to Hachi. Hachi from Japan. Watching from Japan? She's watching from Japan. Ayan, nakalagay dito. Hello po, watching from Japan. Exactly. Hachi, hello. And now we have a message friend from Elijah. Hi, Nicolo. Pabati daw. Happy 18th birthday kay Ate Jam from Elijah and Tita Debbie. Ayun, happy birthday, Ate Jam. And, alright, Paolo. Paolo, bigyan mo kami ng sample ng Pinoy Laughter Yoga. Gusto namin matutong tumawa. Kasi alam mo, alam ko, na yung laughter eh, may medical benefits. Kaya dapat, kahit wala ka sa mood tumawa, di ba? Hey, we can't hear you, Paolo. Mute mo yata yung mic mo. Ay, nako, nawala yata yung mic ni Tito Paolo. Yan. Check out, check your mic, Paolo, because we'd like to see you in action ngayong hapon na ito. Apo, ako Tito Wanlu, ang hirap yata tumawa ng walang dahilan. Nakadali na ko siya ng mental hospital. well, totoo yan, mahirap tumawa ng walang dahilan, pero may medical benefits yan, sabi nga ni Paolo. Sige, Paolo, are you okay? Okay. Yun. Yeah, okay, narinig ako, yeah. Ganito, alam niyo po, yeah, sabi ni Dr. Madan Kataria, yun daw brain at body does not know kung kailan kayo masaya o malungkot. Kaya, ang catch dito, lulukuhin mo yung utak mo eh, katulad siya nangyayari ngayon, ano, halimbawa, first thing in the morning, magising ka, at napansin mo, hindi maganda yung pakiramdam mo, pag sumisimangot kang ganyan, tapos, pinatamad ka, yung katawan mo, sabi ng mga neurologist, no, gumagawa na daw yan ng mga negative na hormones saka ng mga neurotransmitters, no? So, ang gagawin mo, ngungiti ka. Ngiti. O, sige, subukan natin, ha? O, Nicolo. Sige, subukan mo. Ah, sige, Nicolo, kaya mo mag-smile? Smile? Sa mouth? O, mouth? Mouth. Ah. Ito, exercise natin. Palagi kong pinagagawa ito. Miski din sa puppet ko, kaya lang nahihirapan siya kasi sabi niya, Nicolo, masyado daw matigas yung panga niya. Sabi niya ganun. Anyway, ito po. Sa mga viewers, no, ng The Puppet Stories, lagay niyo lang po yung inyong fingers dito sa inyong jaw. Yan. Tapos, pakiramdaman niyo, yan, oh, sabi niyo, ngayon, yung point, pinapakiramdaman natin kung gaano to ka-tensionado. Kasi alam nyo, lalo na ngayon, COVID, no, marami tayong takot. Isa maganda para ma-workout natin yung feelings na yan, ito, i-check natin yung panga natin, gaano ba katigas. Kasi naiipon dyan yung mga takot natin, yung galit, yung lungkot dito. Kaya ayan ang gawin natin. Kunyari, kumakain tayo ng bubble gum. Muya. Pagkatapos mumaya, ito na, mabilis. Ngiti tayo. Ngiti. Ngayon, ang subukan nyo. Ha? Ayan, habang humingiti, ano ba nararamdaman? Nag-iiba pa talaga? Sumasaya ba kayo? Check natin. O, ngiti. Ngayon, imagine ninyo,
ito baka isipin nyo, ginagawa ko po kayong mga psychotic o mga loko-loko. Niloloko natin yung katawan natin para mag-produce ng mga happy hormones katulad ng endorphins, yung serotonin panlaban sa depression, pati yung oxytocin, yung love hormone, at yung dopamine para mas matindi attention natin. No? Yan. Oh. Masaya. Ngiti. Ngayon, imagine ninyo tumatawa kayo, walang tunog. Sabi nyo. Oo nga, Nicola. Walang tunog? Oh, okay, ito na ngayon. Lagyan natin ng tunog. Sabihin nyo, ha, 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 ha. Tapos habang nag-aha kayo, itong labi, yung bibig, nagsispread. Oh, ngayon, balikan natin. Diba sabi ni Tito Wanlu, may medical benefits to. Yung 20 seconds pa lang nito, sabi ni Dr. William Fry, siya yung father ng science ng laughter, tinatawag na gelotology. 20 seconds na daw na heavy workout ang katumbas. Okay, ulitin natin, sorry. Yung 20 seconds ng pagtawa, miski hindi totoo, 3 to 5 minutes na daw yon na heavy workout ang katumbas. So, balik natin, lagay natin yung dalawang palms natin sa puso natin. Okay, tapos sabihin lang natin, ha, habang tinatap natin yung puso, sabihin natin, ha, subukan mo rin. Ngayon, ganito. Yung neuronal circuits natin sa utak, napaka-sensitive nito sa tawanan. Pag narinig nito yung tawanan, magkakahawa-hawahan na tayo. Well, in fact, yun din yung ginagawa nung una pang panahon, di ba? Pag manonood ka sa TV, marinig mo, meron mga sound effects na nagtatawanan para mahawa tayo. Okay. Ah, yung ano, can blaster, mga ganon, parang ganon. Yun, apo. Oo. Ah, oo nga, no? Balik natin, ha? Balik natin. Dali, ha? Tap out. Sa puso, tap natin, oh. Ha, 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 ha. Tapos nakangiti. Ha, 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 ha. Gabay boses mo. Kamukha. Ito ngayon. After niyan, hirap, ha? Pakinggan lang natin yung puso. Gaano kabilis yung timbok ng puso niyo ngayon? Bumilis po ba? Ito na yun. Kung bumilis, yan yung proof na 20 seconds pa lang ng pagtawa, miski hindi totoo, fake pa lang yun, 3 to 5 minutes na heavy workout na po ang katumbas nito. Ngayon, tingnan natin. Yung bibig, masaya, dadagdagan natin. Ito tinatawag nila na zygomaticus major muscles. O kaya, sa mga, para mas madali intindihin, ito lang po yun. Yung ating labi sa taas, ito, yung dalawang yan, papunta rito, hihilain pataas sa cheeks. Pag ganun. Yan. Pag yan na-activate. Teka, Paolo. Bababa ko lang si Nicolo dahil mayroon akong isang kasama dito na mas kaya niyang gawin yan eh. Sige, tuloy mo lang. Okay. I'll just get my other friend. Sige pa. Okay. Tuloy mo lang yung explanation mo okay. While I get okay. My other friend here. So, bibig. Tapos ngayon, itong upper lips natin, yung side niyan, yung sides nito, hihilain mo pataas na ganun. Yan. Yan. Patunugin natin ng yan. Ngayon, masaya na yung bibig. Pati itong upper lip natin, yung dalawang sides, hila sa cheeks. Pag ganun. Ayan, masaya, di ba? Iho! Yes, interesado ako dyan eh. Eh, si Nicolo kasi, Paolo, si Nicolo kasi, hand-carved wood. Eto si Lolo Oban. I'd like you to meet Lolo Oban, by the way. Si Lolo Oban, mas kaya niyang gawin niyang dinedemonstrate mo. So, habang dinedemonstrate mo ni Lolo Oban will try to do the same thing. Nakiulit na nga. Okay, Lolo Oban, ito. Una, bibig, masaya. Ayan, ha? Oh, para yung muscles mo rin, nare-relax. Oh, yan ha, yung labi. Sunod, itong upper lip natin, yung dalawa, hilahin sa cheeks. Pataas, ganun. Yan. Maramdaman mo, sumasaya ka. Yan.
At yung huling-huli, pangatlong muscle, around sa mata, ito, tinatawag yan ng orbicularis oculi. Ang gagawin mo ngayon, beautiful eyes, ganun. O kaya kindat, kaliwa, kanan, masaya. Mararamdaman mo, yung bibig, pati itong mga pisngay, pati mata, masayang-masaya. Yan. Ngayon, may basis ito, science to. Centuries back, tinatawag si Charles Darwin, ano, siya yung nagsabi niyan, yung facial feedback theory. Kung i-activate mo daw yung mga muscles na yan, diretsyong epekto sa iyong emosyon, sasaya ka talaga. O yun, no? Bibig, pisngi, mata. Yan. O, di ba? Ngayon, dahan-dahan. Subukan nyo ilagay po yung malinis, na siguraduhin nyo na alcohol nyo na yung mga fingers nyo. Kung hindi man, basta malinis, ipapasok nyo ko yan dito. Yan. Ngayon sasabihin nyo, yung point po nito, pag tumatawa kayo na ganyan, dumadami na yung happy hormones mo, yung endorphins. Pangalawa, dumadami rin po yung blood circulation, tumitindi ang blood circulation sa katawan, na-oxygenate yung billion-billion cells sa katawan natin. Anong maganda pa ganun? Sabi sa pag-aaral, hindi daw tayo basta-basta mabubuhayan ng cancer cells sa katawan. At alam niyo, yung kalaban ng katawan natin na stress, nalalabanan. Higit pa ho sa lahat, pag tumatawa kayo ng ganito, nalalabanan natin yung mga inflammation sa katawan, kaya po tayo nagkakasakit. Balikan natin. Sorry to interrupt you, pero nasaan na yung mga tatet? Ah, nandito. Sandali, kukunin ko. Ito yung, dali ah. Yan, dyan interesado si Nicolo. Ha, kung paano mo, well, of course, we're all interested dun sa tinuro mo na mahirap na mukhang mahirap na mukhang masayang gawin eh. The thing is, si Nicolo has been waiting na kung paano mo inad yung puppetry sa Pinoy Laughter Yoga. He's very excited. Uy, sino yan? Ito, pakilala ka naman. Hello? Hey, Nicolo! Alam ko mas hogi ka sa akin. Okay, ano ang pangalan mo? Ako ko si Tuki. Tuki ang hangalan ko. Ano ba gusto mo sabihin sa kanila? Alam nyo, ako, ang dangi-dangi ko lang nakunta ang lugar. Saan ka ba nagpunta? Hindi mo makakalimutan talaga. Hindi ko makakalimutan na nagkunta ako dati sa Sambuanga. Alam nyo kasi, si Tuki, sinama ko siya sa Sambuanga. Nung after nung Sambuanga siege, no? Alam nyo? Anong ginawa mo doon? Naiyak ako doon eh. Ba't ka naman naiyak? Eh kasi, yung gata ang dangi-dangi, halos more than 1,000 sila. Anong ginawa? Pinagkaguluhan ako! Anong ginawa sa'yo? Ewan ko, gusto ako yakakin yung isang sinasagunutan ako. Alam nyo ba? Akala ba naman nila? Ano ba akala nila? Akala nila, may tao daw sa loob ko. Totoo po yun. Akala nila may tao sa loob ni Tuki. Ano ba gusto mo sabihin? Alam nyo, nagkakasalamat po ako sa gumawa sa akin. Sino ba gumawa sa'yo? Ako po ay gawa ni Tatay Rael. Siya po ang gumawa sa akin. Ayun, si Tatay Rael, siya yung... Ayun, oo, dream Paolo. Talaga. Paolo, kung si Tatay Rael ang gumawa ng puppet mo, si Ramon Elio yan, one of the pioneers of Pinoy ventriloquism, ay napakagandang puppet yan. Saka one of a kind yan kung si Rael ang gumawa niyan. Totoo po. Nag-iisa lang ako. Tingnan niyo yung mukha ko. Yun. Eh, Paolo, dun sa Marawi, have you tried it? Have you been there more than once? O isang beses lang? Sa Marawi, ilang beses ba tayo nagpunta doon? Parang 4 times yata. Pero wait, dun sa ground times. Zero po. Oo. Pero sa ground zero, Gagawagkas ko, isang beses lang talaga sa ground zero. Yun po. Nung nagmarawi pero yung po kami. Paolo, my, excuse me, sorry to interrupt you, Paolo. Pero yung 4 times na yun,
Dala mo palagi yung puppets? Dinadala ko po, papadala ko, pero ang dala ko noon, hindi si Tuki. Ang dinadala lang niya si Totoy Tawa. Kasi mas magaan na yan. Tapos nung huling-huli, ang dinala ko doon yung Jesus puppet na. Kasi nirequest po yun. Ah, nice. Ah. Very interesting. So, nasubukan mong dalin yung hard puppet na gawa ni Rael. You've also tried using soft puppets na gawa naman ni Diego. Tama? Opo, opo. Ang dami-dami niyang gawa ni Tito Diego. Ang dangi. Pinagkakaguluhan din yun ng mga tao. Ang galing. Tuki. Nakita na naman kaninang shantle ng tagtawa, no? Yung laughter, no? Katulad ko, tingnan na tao ko. Ang hiyak-hiyak ko ang hag-puppet. Yun. Oh, di ba? Hiyak tumawag, puppet. Pero kinakaya ko din. Kasi... yan yung mga tao na nakakahawa. Diba? Kahit ayaw mong tumawa, pag ganyan yung tawa nung nagtuturo sa'yo or yung kasama mo, kahit di nakakatawa yung sitwasyon, mapapatawa ka na rin, ano? Oo nga, pwede rin po. Kasi yung mga techniques din mo lang pagtawa. Ah, tama, tama. Okay, Paolo, it's time for another gap, no? Pero pagbalik namin, you will tell everyone your puppet story. And ladies and gentlemen, for those of you watching, for those of you waiting the segment, Puppetry 101, meron kasi kaming segment dito, Paolo, we teach everyone basic puppetry. It's Puppetry 101. Wow. Dito 101, wow. It's W-A-N-O-W-A-N, 101. Okay, pagbalik po namin, we will hear more from Paolo and we will see more of his puppets. And watch out for Puppetry 101. In the meantime, we'll be right back. Right back. Alright, welcome back to the Puppet Stories. Before we go back to Paolo, my very good friend, the master of Pinoy Laughter Yoga, please do watch our shows here in the new channel. We have the big picture, Gabi-Gabi po yan, with Lloyd Luna. We have HR Hotline, iBusiness, the fourth project, malapit na po yan. And we also have U-Turn by Ms. Carmine Ortega. And The Home Buyer. Of course, yung Puppet Stories. Mondays and Tuesdays po tayo.
Please do watch us and join us. Oh, tagan muna. Meron yata ako na, meron pa ako nalagpasan. Wala na, okay na. Yan, I hope I didn't miss anyone. Alright, bago natin balikan si Paolo. Paolo, bago kita balikan, meron ako ditong mga nag-message. Carissa, Yokson, hi po, as my promise. Ah, tagan muna. Tagan muna, nawala. Saan ba yun? Ayun, sorry. Melissa Ugaban, ang message niya dito. Hi, Nicolo. Greet po si Andrea Luis at Charles from Ugaban family. Ayun, there we go. Wala po si Nicolo. Ako na lang muna. Susan Tagle, hello everyone. Hi, Ms. Susan. Thank you for watching. Thank you for joining us this afternoon. And another friend from Israel. Nako, medyo ibang iba kasi yung characters. Hindi ko mabasa, but she's from Israel. Hello! Incidentally, we will have a guest from Israel soon. Ayan. Yeah, we will have one from Israel. Alam mo kasi dito, Paolo, sa Puppet Stories, ang i-feature namin dito, mga puppeteers. Next week, we will have a puppeteer from Thailand, Nimit. Wow. Nimit is the head of Semantai Marionettes based in Bangkok. Siya nagdadala sa amin sa Thailand. And he's going to be our special guest. I'm sorry, not on Monday, but on Tuesday next week dito sa Puppet Stories. Magde-demo rin sila ng kanilang puppetry art. Okay? And the following episode naman, after that, special na naman, pero hindi ko muna sasabihin kung sino. Eh, sabihin na nga. Sabihin ko na. Oh, basta special yun. Basta dun muna tayo sa next episode. Nimit from Bangkok. Semantai Marionettes. Okay, Paolo, bago kami mag-puppetry lesson dito, let me ask you, what is your puppet story? Ah, okay. Okay. Alam niyo po, gaya ng kinuwento ko kanina, na meet ko si Brother Wanlu, no? Tapos naging talagang interesado ako kasi inisip ko kung ano yung pwede kong magawa pa para kasi ganun po talaga ako. Hindi ako nakokontento. Gusto ko pala yung mas ma-improve pa yung sarili ko, no? Ngayon, sa pamamagitan ng inspiration niya, nagbasa ako, nanood ako sa YouTube, tapos tinignan ko yung iba't ibang mga paraan na magagawa sa akin ng ventriloquism at yung puppet mismo, no? Na-inspire talaga ako. Iba't ibang grupo, hindi lang mga bata, mga nakakulong. Minsan, pati sa corporate, tinadala ko yung mga puppets ko. Na-inspire po nila ako. At ito yung isang matindi. Palagi ko sinasabi rin po na ako po ay mayroong clinical depression. Ang ginagawa ko minsan, therapy ko sa sarili ko, kinakausap ko yung mga puppet, minsan niyayakap ko, minsan naiiyak ako habang kinakausap ko sila. At maganda lang nangyari. Yun yung story ko, no? Na ang ganda. Parang nararamdaman ko yung sarili ko, nakikita ko mas objective through these puppets. And I'm very thankful sa nagagawa nila, yung healing effect na nagagawa ng mga puppets sa akin. I hope that is an inspiration because that really inspired me. Thank you. Thank you, Paolo. That's a very, very interesting story. At saka, alam mo, pag ganyang narinig kong story about people, and their puppets, I inspire ako to teach puppetry to more people and sana marami pa ang maging kagaya mo aside from spreading laughter yoga, pinapakita mo that puppets can also enhance laughter yoga. Thank you, Paolo. Baka meron kang gustong sabihin, you can promote any of your gigs or anything like that or your website. Please tell everyone where we can get in touch with you. Ano ba gusto mo sabihin, sir? Alam niyo ho sa YouTube, hanapin niyo lang po doon yung Pinoy Laughter Yoga. Yun lang po. Tapos, sa Facebook, ano hanapin nila? Paolo Martin L. Trinidad. Yun lang po. Tulungan niyo po kami magdasal, no? Kasi nag-work po kami ngayon sa mga na-stranded na mga passengers. Ito yung mga dapat pupunta po sa Saudi, kung saan sa ang bansa. Tama, bansa. Ngayon na doon po sila sa Philippine Army.
gym. I work with them regularly po. Sama niyo po kami sa dasal. Na maging strong pa kami lalo. Sinasama ko itong mga puppets doon. Tawa sila ng tawa dahil sa mga puppet. Hindi sila sa akin natatawa. Dito sa mga puppet sila nagtatawa. Salamat po. Alright, Paolo. Thank you. Thank you very much for your puppet story. And of course, we will get in touch with you. Don't forget po. Hanapin niyo lang po. Paolo Trinidad on Facebook and Pinoy Laughter Yoga. Paolo, okay. Thank you very much for joining us. Yes, opo. Salamat din po. All right, ladies and gentlemen, that was Paolo Trinidad, the founder of Pinoy Laughter Yoga. And before we say goodbye, we'll like to go to our regular segment. It's Puppetry 101. Last week po, if you remember, I mean last episode, if you remember, tinuro ko sa inyo yung proper way of moving your fingers and your thumb. Hindi po pataas yung daliri, but it's the thumb going down. Para hindi po ganyan ang itsura ng puppet. Teka muna, angle kita. Ayan. Para hindi po ito ang tumataas. Instead, it's the mouth, ayan, the lower jaw that moves. Kasi mas natural po. Ngayon po ang ituturo ko sa inyo, especially the children and the teachers who are interested to use puppetry, katulad ng ginawa ni Paolo, we'll do this. It's a basic exercise. You go to the left. So kung kamay ko, yan, left, right, and then up, down, clockwise, and counterclockwise. Yan yung basic na head movement ng puppet. No? So left, right, up, down, clockwise, counterclockwise. And then we add diagonal. Ganito, ganyan, yan. Okay, and the last one, you roll the head of your puppet. Roll. Pababa. Ganyan. Okay, when you add all those movements, magiging mas natural ang galaw ng puppet. Ibig sabihin, when you're talking to the puppet, hindi lang siya yung left, right, na parang robot eh, hindi natural. So what you do is you roll. Ayan. Ah, baby. Ah. Yan, hindi yung baby. Diba? Hindi ganun. You roll. Baby! Ah! Ganyan. May roll. Okay? So don't forget to combine all the movements. Left, right, up, down, clockwise, counterclockwise. And habang nakikinig siya sa usapan, medyo ganyan siya. Hindi nga. Totoo to. O nga, no? Mas napindatignan, no? Mas natural, diba? And then you roll. Yan. Okay? Next week, we will teach you more. In the meantime, that's all the time we have for all of you this afternoon. Thank you very much for joining. Before we say goodbye, we'd like to say a happy International Thanksgiving to all the brethren and members of the Church of God International. Maligayang pagpapasalamat po sa inyo mga kapatid. At, teka muna, may humabol. Ano to? Hindi ko tumabasa. Hi po, pag-greet po si, Jayu Perey. Prince James Enriquez. Salamat po. Emelisa Ugaban. Hi po kay Georgia, my friend from Andrea. Aha, medyo hindi ko maintindihan yung sulat na itong sekretaryo ko. In the meantime, ladies and gentlemen, that's all the time we have for you this afternoon. Thank you very much for joining us. And mga bata, please don't forget to pray. Pagkagising, bago matulog, bago kumain. And again, thank you, Paolo, for joining us. And ano pang masasabi ko? Happy Thanksgiving, mga kapatid, sa MCGI. And may the Lord keep us all safe. To God be the glory. Bye, everyone. Bye!